Libat mayroong sinabi ang ating mga ulama na yung tamang pananaw ng tunay at totoong ahlus sunnah wal jamaah sa mga pangalan at mga katangian ng Allah ay mayroong nabanggit sila doon ng mga pananaw. Una, dapat ito ay tawqifiyah. Lahat ng mga pangalan at mga katangian ng Allah ay kailangan sa Quran at sunnah natin kinukuha at gayon din sa ijma' ng mga sahaba radiyallahu anhum. Yan yung una. Ibig sabihin, hindi pwedeng kunin sa anumang mga batayang walang batayan mula sa Quran at sunnah at ijma' ng mga salaf na silang mga sahaba radiyallahu anhum. Pangalawa, wajib, obligado na paniwalaan natin lahat ng mga pangalan at mga katangian ng Allah at wala tayong itinatanggi at wala tayong nire-reject doon kahit isa sa mga pangalan at mga katangian ng Allah upang tayo'y tawagin at karapat-dapat tawagin tunay na ahlus sunnah wa jamaah. Taliwas sa mga asyaira na pito lang ang kanilang pinagpatibay o pinagtitibay doon at taliwas sa mga maturidiyah na walo lang yung kanilang paniniwalaan doon at taliwas sa mga muattila na pinapawalang bisa nila yung mga katangian ng Allah at yung mga kahulugan ng mga katangian na yun. Yan yung pangalawa. Pangatlo, lahat ng mga pangalan at mga katangian ng Allah, lahat ito ay mga gaganda at lahat mga matataas. Kaya nga sinabi ng Allah sa Quran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Tunay na sa Allah, siya ang namamayari ng mga gandang mga pangalan at mga matataas sa mga katangian. Kaya sa ganyan, kayo tumawag sa Allah. Pang-apat, yung ang dapat nating pagbatayan, kuhanan, sa tamang pag-unawa, pag-intindi, understanding sa mga pangalan at mga katangian ng Allah ay ang pag-unawa at pag-intindi ng mga sahaba, lalong-lalo na yung mga ulama sa kanila, radiyallahu ta'ala anhum. Ano ang pananaw ng mga sahaba o ano yung kanila mga paraan sa pag-unawa at pag-intindi sa mga pangalan at katangian ng Allah? Una, kung ano ang lantad na kahulugan, kung ano ang lantad na tinutukoy sa pangalan o katangian ng Allah, yun yung kinukuha nila. Yung lantad na naunawaan natin o yung zahir. Al-zahir sa makna o kahulugan o zahir ng pangalan o katangian ng Allah. Ibig sabihin, hindi natin o hindi nila inililihis yung lantad na sumasagi sa kaisipan kung ano man yung naunawaan nila sa aya na nandoon ang katangian o pangalan ng Allah o sa hadith na nandoon ang pangalan o katangian ng Allah. Kahit papasukin natin mamaya ang ta'wil o ang pag-interpret sa mga pangalan at katangian ng Allah na yan ay hindi kailanman ginawa o tinahak ng mga sahaba radiyallahu anhum.